Malayo sa tradisyonal na kasuotan ng mga katutubong Aita, modernong lubay o bahag ang isusuot ni Norman King. Siya mismo ang nagdesenyo nito. Kung panaginip man to, parang sana huwag muna akong magising. I mean, the Lord continues to amaze me. Parang He's keep telling me there's more. Espesyal ang okasyong pupuntahan ni Norman. Pero bago umalis, di niya naiwasang balikan ang dinanas na hirap. Panganay sa 7 magkakapatid ang 27 anyos na si Norman. Matapos pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, nakipagsapalaran sa kapatagan ang kanyang pamilya. Nakaranas ng diskriminasyon at panalait si Norman at kapwa niya mga Aitas. Pero imbis na panghinaan ng loob, nagpursigi siya. I'm doing this not simply because for show off. No, it's not. It's a matter of representation ng mga Aita. Sa sipag at tiyaga, nakapagtapos si Norman sa kursong Behavioral Sciences sa UP Manila. Siya ang kauna-unahang Aita na nakagraduate sa State University na ito. Kami mga katutubo, Pilipino, kapag naumpisahan namin, tatapusin namin. Gaano man ito kahirap at gaano man ito katagal. Ni sa panaginip, hindi inakala ni Norman na lalakad siya sa red carpet. Kasabay ang mga kilala at nirerespetong personalidad sa bansa. Lucky Person of the Year ang iginawad sa kanya ng prestiyosong magazine na People Asia. Kahileran niya ang mga bigating pangalan na may malaking ambag sa lipunan. Nakaka-proud talaga na meron ganyan si Norman, no? Na nakapagtapos siya. Sana gawin siyang ehemplo. Yung mga yan ang ating pag-asa. This achievement is not basically just for me alone. It is achievement for me and the community as well and to all the people who helped me. At sobrang saya rin ng kanyang pamilya na binigyan niya ng pag-asa at karangalan. Sa pamamagitan nito, maiangat niya ang antas ng mga katutubo sa larangan ng edukasyon. Proud po talaga ako sa aming anak. Kinilalamang Lucky Person of the Year, para sa binatang Aita, hindi lang swerte, kundi pagsisikap at determinasyon ang naging susi niya sa tagumpay. Sa ngayon, plano ni Norman na ituloy ang kanyang pag-aaral at pangarap niya na balang araw makikilala siya bilang isang mahusay na abogado.